High-tech na paraan para iwas pila sa LRT 1. Pwede na po kayong magbayad sa mga app at imbes na ticket, QR code ang inyong ipapascan. Alamin kung paano sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa mga suki ng tren tulad ng LRT Line 1, bahagi na ng pagsakay ang pila. Medyo hassle po. Bakit? Kasi mga nagmamadali po mga estudyante. Araw-araw yung iniinda ni Marites, kaya para-paraan daw siya para mapabilis. Marami ang pila dun sa kabila. Sa kabila? Dalawa kasi dulo, eh. Oo. Kaya dito ako lagi. Usually pag rush hour, hindi natin maiiwasan yun, no? May congestion. Para iwas pila, pwede na ngayon magbayad sa app na inilunsad ng LRT 1 na Ikot Manila app gamit ang inyong debit card o e-wallet. Imbes na ticket, QR code ang ibibigay sa inyong smartphone. Pwede rin direktang gumamit ng isang e-wallet. Dito sa wallet app na ito, pwede dito na kayo bumili ng ticket para sa LRT Line 1. Sa halip na pumila kayo pag maraming pasahero, punta lang kayo dun sa services. Hanapin nyo yung LRT 1, tapos dito tayo sa EDSA, so EDSA yung origin, and then Roosevelt, yun yung pinakadulo. 31 pesos, kasama dyan yung 2 pesos na convenience fee. Press pay now at makakita nyo na yung QR code. Ito yung QR code, scan nyo lang. So when you buy it, it's valid for like 24 hours. You can buy it ahead of time. Samantala, hinihintay pa ng Light Rail Manila Corporation kung kailan may patutupad ang dagdag singil sa pasahe sa LRT 1 at 2 na pinayagan ng DOTR nitong Abril. Ipinagpaliban muna kasi yan ng Malacanang dahil sa posible umanong epekto sa inflation o pagmahal ng mga bilihin. Everything has an effect on our business. I think basically people do the PPP programs with an expected with an agreed contract with the government, and those entail those fare adjustments. We're hopeful that we get some action on that. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, may konsultasyon na rin silang ginagawa sa NEDA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.